Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nadagdagan pa mga police generals at colonels na nagsumite ng courtesy resignation. Halos 600 na ayon kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Sabi pa ni Azurin, bubuo ng 5-member panel si Pangulong Bongbong Marcos para suriin ang mga naghain ng courtesy resignation. Kasama sa panel si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isang retired police general. Hindi pa raw alam ni Azurin kung sino pa ang ibang miyembro ng panel. Una nang ipinaliwanag ni Azurin na mananatili sa serbisyo mga nagpasa o nagpasa ng courtesy resignation hanggat hindi ito inaaprobahan ng Pangulo. Ituturing naman silang retired kapag hindi lumusot sa panel at kapag tinanggap ng Pangulo ang kanilang pagbibitiw. Ang pagsusumite ng courtesy resignation ay panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos para masawata ang illegal na droga sa hanay ng PNP. Mahigit kalahating milyong deboto nagsimba sa Quiapo Church sa pagdiriwang ng Nazareno kahapon hanggang kaninang madaling araw. Matapos ang pagdiriwang, agad na nilinis ang mga naiwang basura sa Plaza Miranda. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Naging matagumpay at maayos yung pagdiriwang ng itim na Nazareno. Ayon po yan sa Manila Police District o MPD. Umabot nga sa mahigit 591,000 yung bilang ng mga deboto na dumalo sa banal na misa dito sa Quiapo Church at nanalangin buong araw po yan kahapon hanggang sa huling schedule ng banal na misa kaninang alauna na madaling araw. Hanggang ating gabi, marami pa ring deboto ang nakiisa sa banal na misa sa Quiapo Church para sa pagdiriwang ng itim na Nazareno. Ang mga hindi nakapasok sa simbahan, pumuesto sa Plaza Miranda at Quezon Boulevard. Sa gitna ng dami ng mga deboto, tahimik na nagdarasal si Nico na mula sa Dasmariñas, Cavite. May puntong napaiyak siya. Pinupunasan niya ang luha gamit ang panyo na ipinahi din sa imahe ng Nazareno. Ang dami na po namin kasing problema. Hindi ko na po alam kasi dalawa na lang po kami ni Mama. Tapos wala rin po trabaho si Mama ko kaya halos parang ako na lang din po yung tumataguy sa amin. Mahigit isang dekada ng deboto ng Nazareno si Nico. Naniniwala siyang malalampasan nila ang lahat ng pagsubo. Hawak ang pananampalataya sa poon. Ang PWD na si Gerald galing namang Nabotas. Kahit hirap siya sa pagpunta sa simbahan, sinikap niya makadalo sa banal na misa para raw makapagpasalamat sa Nazareno. Kahit yung kapasana, tuloy. Hindi pwedeng hindi. Tatuloy mo yan. Kahit yung kapasanan. Kasi ako, tiboto talaga ako. Nakayapak namang nagtungo sa Quiapo ang grupong ito. Bukod sa mga kahilingan, marami raw dapat ipagpasalamat. Bukod sa aming mga tropa, lalo-lalo na sa pamilya, siyempre. Sa mga araw-araw na ginagawa namin, yung kalakasan namin, di ba? At lalo-lalo na sa mga anak namin, sana itong ginagawa namin mapulot nila at mabahagi namin sa mga anak pa namin o sa mga henerasyong pandarating sa aming tropa. May daladala namang replika ng itim na Nazareno ang grupong ito na taga Bacoor, Cavite. Hanggang gabi mabenta ang mga sampagita at maliliit na imahe ng Nazareno. Marami akong pinagpapasalamat sa kanya. Kasi kahit na hindi ako lagi nagsisimba, may gabay siya lagi. Alauna na madaling araw natapos ang huling banal na misa. Sa tala ng Quiapo Church Operation Center, umabot sa 591,605 ang nagtungo sa Quiapo Church kahapon hanggang kaninang madaling araw. Ayon sa pulisya, naging matagumpay sa kabuuan ng pagdiriwang. We can finally say na generally peaceful at successful po yung naging celebration ng Nazareno 2023. Negative untoward incident, sir. Agad namang winalis sa mga tauhan ng Department of Public Services sa mga basura na iniwan ng ilang deboto. Sinabuyan ng tubig ang bahagi ng bangketa. Sinabon at nilinis din ang Plaza Miranda. May mga volunteers din tumulong sa paglilinis. Talagang gusto na namin mag-serve kay Nazareno. Kasi yung anak ko gusto kong malapit talaga sa kay Nazareno, isang altar server din saka PCM, Paris Children Ministry. Iba-iba man ang ipinagpapasalamat, kahilingan at pagpapakita ng panata. Pinagbubuklod ng pagdiriwang ng itim na Nazareno ang mga deboto sa iisang pananampalataya at debosyon.
Samantala, Igan, sa mga oras na ito, may ilang mga deboto rin na maaga nagtungo dito sa Quiapo Church para po doon sa regular na schedule ng banal na misa na araw-araw naman po nagaganap dito. Sa katunayan, ikalawang schedule na po ito, kanina alas 5 ng umaga at ngayong alas 6 ng umaga. Inikutan din natin, Igan, yung mga kalsada na isinara nito mga nagdaang araw para nga sa pagdiriwang ng itim na Nazareno. At bukas na po yan sa mga kapuso nating motorista, partikular itong kahabaan ng Quezon Boulevard dito sa Quiapo, Maynila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Alamin natin kung sakit o ginhawa sa bulsa ng mga mamimili ang presyo ng mga gulay at iba pang bilihin mula sa Pasay Public Market. Makakasama natin, Susan Enriquez. So, yes, Ivan, syempre may mga gulay na nakakasakit ng ulo, may mga gulay naman na medyo nakakapagpalabnaw ng dugo. Yan, ha? At dito nga ako sa Pasay City Public Market, alamin natin ang presyo ng mga gulay. Siyempre, ito hong ating sibuyas, wala pa rin hong pagbabago, 520 hanggang 600 pesos pa rin ang bawat kilo. Ang kamatis, 80 pesos per kilo hanggang 100 pesos. Ang siling labuyo ay 200 pesos po ang bawat kilo. Yung siling pansigang, umaabot ho ng 80 hanggang 240 pesos per kilo. Samantalang ang okra ay mabibili sa 140 pesos per kilo. 120 pesos ang kilo ng kalamansi. Ang talong, 140 pesos ang kilo. Samantalang ang ambalaya ay mabibili po sa halagang 120 pesos per kilo. Ngayon, kung medyo madiskarte po kayo at medyo kinukulang kayo sa budget, pero gusto nyo kumain ng gulay, dito ho sa, well, sa, pati naman ho sa ibang palengke, pero dito ho sa Pasay City Public Market, may mga makikita ho kayong ganitong mga paninda. Yung hiwaan na ba, kumpleto na. Halimbawa, gaya ho rito, ito ho ay pampinakbit eh. Pampinakbit, so meron na ho siyang talong, kalabasa, okra, sitaw, ayan. At kahit pa paano, ayan ho eh, kapag binili nyo, konti na lang yung idadagdag ninyo dyan. Yun na lamang pang gisang bawang at sibuyas. Ito naman eh, pang chapsuy. Pampansit. Ito naman ho eh, pang chapsuy. At yan ho eh, mabibili nyo dito ng mula 1/4. Ilang guhit? 21/4. Ay, alam nga natin doon sa nagtitinda, manong, mahalo ang gulay ngayon eh. Kumusta? Ito mga ganito na ginagayat-gayat nyo na. Ito ba yung maging mabenta ngayon? Medyo po, kasi kung bibili ng slice na buo-buo, medyo mapapataas. Oo. Eh pag naka-slice na, medyo mura na. So mas marami yung bumibili na ng ganito kasi kung gustong kumain ng gulay. Ano yung pinakamahal nyo pa rin gulay ngayon? Sibuyas pa rin ba? Sibuyas pa rin po. Yung puti sibuyas niya magkano? Mahal pa rin po, 300 pa rin po eh. 300 pa rin. Ano sabi sa inyo ng mga kinukunan ninyo, yung mga nagbabagsak? Eh, no choice naman po. Meron ba sila sinasabi kung mga darating na araw magkakaroon ng pagbabago? Wala sa naman po. So ibig sabihin noon, mananatiling... Medyo fixed pa yung price. Pero pababa na rin po siguro yan. Pababa na rin. Mm. May mga nakikita ba kayong bumababa ng presyo ng gulay ngayon? Meron naman po. Gaya yung... ng alin? Gulay ano, Baguio po. Ah, galing Baguio. Mas mura ho. Medyo bumababa ng konti. Yung mga hindi naman po fix ang presyo. May taas, biglang baba. So ngayon, ano yung pinakamurang gulay? Langka. So yeah, sa mga mahilig ko sa langka, yung gagataan. Gagataan. Ito ay sayote. Sayote po. Magkano ang kilo niyan? 40. 40, ayan. Sayote ito. Sayote rin sayote po. Sayote pa rin. Yun ay upo. Magkano ang kilo na upo? 40. Siyempre, kailangan na kumain tayo ng masustansyang gulay. Bawal ma-high blood sa presyo ng mga gulay. Kaya kailangan din ho ay maging madiskarte tayo kapag tayo ho ay mamimili para mapagkasya ho natin ang budget sa ating mga pamilya. Yan po muna ang presyo ng mga gulay dito ho sa Pasay City Public Market. Balik muna tayo sa studio. Iga, nagpatupad ang ilang pag-iigpit ng Cebu City LGU para sa pagdiriwang ng Sinulog Festival. Sa Mindanao naman, ilang lugar ang nalubog sa baha. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin! Maayong aga, Igan. Apektado pa rin ang trough ng LPA ang mga lugar sa Visayas at Mindanao habang ang ilang lugar ay binaha bunsod ng pag-ulan. Sa video na kuha ni Mary Rose Oranda, nagmistulang dagat ng kalsada sa Sitio Escalon, Barangay Cagniog, Sirigao City matapos malubog sa baha. Epekto ito ng halos walang tigil na pag-ulan sa lugar na epekto ng low pressure area. Sa kuha naman ni SK Chairman Kirvin Bagayas ng Barangay Kabongbongan, Surigao City, makikita ang ilang lugar sa barangay na nalubog din sa baha. Pero wala naman daw gaanong napinsala dahil agad inilikas ang mga apektadong residente. Sa Taganaan, Surigao del Norte naman, makikita ang lagpas tuhod na baha.
Nagsagawa na ng rescue operations ang mga kawaniin ng Taganaan Disaster Risk Reduction Management Office sa mga residente. Ilan sa na-rescue ay mga senior citizen na nahirapang tumawid dahil sa baha. May naitala ding pagguho ng lupa na humarang sa mga kalsada sa lugar. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang LGU. Nalubog sa tubig ang ilang tanim na sibuyas sa Bongabon at Gabaldon sa Nueva Ecija dahil sa pag-uulan nitong mga nakaraang araw. Halos 200 hektarya ang taniman ng sibuyas sa gilid ng ilog ang binaha. Yung tubig po ang lumuhod sa aming mga sibuyas. Halos yung iba magdabag. Mahirapan po na mag-recover sa mga 2 linggo po. Nakatakda sanang anihin na mga sibuyas sa Pebrero. Pero dahil nalubog sa baha, swerte na raw kung makakaani ang mga magsasaka ng 50% ng kanilang tanim. Panawagan ang mga magsasaka sa pamahalaan na sana'y hayaan munang maubos sa mga lokal na produkto bago mag-angkat ng imported na sibuyas. Doon po sa planong pag-angkat ng gobyerno, bago po sana umangkat, magkaroon po ng isang talakayan yung katulad naming mga maliliit na samahan ng magsasaka nang maintindihan po ng mga magsasaka kung bakit at kung paano. Sa Barangay Pesa, may mga mangilan-ngilan pa rin nag-aani ng sibuyas na tinawag na shallot. Taektaryang taniman ng sibuyas din sa Barangay Calabasa, Gabaldon ang nalubog sa tubig nang umapaw ang Cornell River bunsod ng pag-ulan. Mahigpit na ipinagbabawal ang sinulog street party sa buong lungsod ng Cebu. Base sa inalabas na executive order ni Cebu City Mayor Michael Rama, ipatutupad pa rin ang health protocols pero hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask. Ipatutupad din ang liquor ban sa ruta ng Sinulog Grand Parade ngunit hindi kasama ang mga establishmento sa pagbabawalan nito. Self-discipline, self-restraint. Aaron, everybody will enjoy. Sa amua, sa side sa PNP, we always, kumbaga parang diligid na mo i-encourage ba na magkakaroon ng mga liquor kay kabalo ka, grabe kadaghan sa mga tao, pag mga hubog na, diligid na imposible nga daghag makakumit og violations. Wala namang balak ang LGU na magpatupad ng signal shutdown o jamming sa Sinulog Grand Parade. Muling umalingaw-ngaw ang malakas at masayang tunog ng drum sa pagsisimula ng mga aktibidad ng Kalibo Santo Niño at Yatian Festival 2023 sa Kalibo Aklan. Matapos ang opening procession noong Biyernes ay nagpapatuloy ang Novena Mass at payapa kay Santo Niño sa Cathedral of St. John the Baptist. Kahapon ng umaga nang isinagawa naman ang Balikpatik Battle of the Tribe Band sa Pastrana Park, 6 na grupo ang nag-perform. Mamayang gabi naman ay makikilala na ang kokoronahan na binibining Kalibo at Yatihan. Magiging host ng pageant si Kapuso Martin Javier, habang isa sa mga judge si Kapuso actress Sanya Lopez. Haharanahin naman ni Kapuso artist Paul Salas ang mga kandidata. At sa Webes naman, makikisaya sa Kapuso Fiesta ang cast ng Voltes 5 Legacy na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega kabilang din sina Gliza De Castro ng The Seed of Love at Jeric Gonzalez na mga lihim ni Urduha. Matapos ang 2 taon na pagpapaliba ng selebrasyon ng Kalibo at Yatian Festival bunsod ng pandemya, kaya siniguro ng Kalibo LGU na magiging engrande ang selebrasyon ng itinuturing na The Mother of All Festivals ngayong taon. Igan, tuloy-tuloy ang mga aktibidad araw-araw sa Kalibo hanggang sa highlight ng kapistahan sa Linggo, January 15, na hudyat ng pagsisimula ng Pilgrim Mass sa umaga sa St. John the Baptist Cathedral sa Kalibo, Aklan. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. May doctorate degree ka, wala kang comment eh. Kukunin mo ang supply, kukunin mo ang demand. Kung kulang, mag-i-import ka. Kung sobra, hindi ka na mag-i-import. Di ba common sense yun? Hindi common sense sa'yo yun? Yung pong importation kasi, ang client po ang nagla-lodge. So wala po kaming direct control kung gano'ng karami o kung gano'ng po ka-frequent. Yan ang pahayag nina Senadora Cynthia Villar at Bureau of Animal Industry Officer in Charge Dr. Paul Limson sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform.
Ginisa ni Villar ang ahensya dahil tila importation daw ang tanging solusyon sa kakulangan ng supply at taas presyo ng pagkain. Pino na rin ng Senado ang hindi nagtutugma ng mga datos ng BAI sa bilang ng inangkat na baboy at manok mula 2020 hanggang 2022. Lupas na walang limitasyon ang pagangkat ng baboy o manok. Sagot ni Limson, ang kliyente raw ang nagbibigay kung gaano karami at madalas mag-i-import ng produkto. Wala raw direktang kontrol dito ang Bureau of Animal Industry. Patuloy pang bumababa mga bagong COVID-19 cases sa bansa. Base sa weekly data ng Department of Health, 3,127 ang new COVID cases mula January 2 hanggang 8. 9% na mas mababa yan kaysa sa naitala sa nakaraang linggo. Sa monitoring GMA News Research, yan ay 10 linggo na mas mababa sa 10,000 ang weekly new COVID cases. Natili pa rin daw sa safe zone ang healthcare utilization ng bansa. Samantala, magtipid po sa kuryente. Yan ang paalala ngayon ng Department of Energy sa gitna ng inaasahang pagnipis ng supply ng kuryente sa bansa sa Marso. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Pagsawaan na ang malamig na klima dahil sa Marso, hindi lang init ng araw ang titiisin, kundi ang pagnipis ng supply ng kuryente kung saan pa naman nakadepende ang ilang appliances na pampalamig. Katunayan, may inaasahan ng isang yellow alert sa Luzon sa Marso, 2 sa Abril at 4 sa Mayo. The Luzon grid is expecting to reach 13,125 megawatt peak demand for 2023, which will occur on week 21 or the last week of May 2023. Pero kahit pagpasok ng tag-ulan sa Hunyo hanggang Nobyembre, ay may mga yellow alert pa rin. The Luzon grid is projected to have 0 red alerts and yellow alert. Pero yung zero red alert ay depende pa kung walang plantang biglang masisira. Sana wala tayong sudden outage, magkaka-red alert tayo nun. Pwede naman daw madagdagan ang supply ng kuryente kung magpapatakbo ng diesel power plants. Pero magmamahal ang ating kuryente. Kaya ang sinusulong ng DOE, Demand Side Management, o pagtitipid sa kuryente. Yung mga nag-aircon habang malamig, eh pwede naman nating bawasan yung oras na to at yung paggamit ng ventilador, mas nakakatulong yun kaysa mag-aircon. Ang isang convenience store, todo tipid na raw. Nagbawas na raw ng appliances, kaya mula 50,000 pesos, mahigit 20,000 na lang daw ang electric bill. Hindi naman po namin kailangan mag-aircon kasi hindi naman laging maraming tao. Mag-electric pan na lang. Tapos yung ibang mga ref po, mga freezer, inanun na po namin, inalis po. Mga consumer muna ng kuryente ang pinapakiusapan ng DOE dahil hindi raw ganoon kadaling magpatayo ng planta ng kuryente. Malaking tulong sana ang mga proyektong pang-renewable energy at interesado raw riyan ang ilang Chinese investor na nakausap ng bansa sa pagbisita roon ng Pangulo. The President highlighted the opening up of 100% foreign ownership on wind and solar projects. And the investors were upbeat about these policy reforms and directions. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Bukod sa Boracay, bumisita rin sa Bacolod City ang Filipino-American comedian na si Jokoy. At going international na ang Hit Kapuso primetime serya na Lola! Yay! Yay! Narito ang unang chika. Lolong Goes Overseas, ang Philippines' most watched TV show ng 2022, mapapanood na rin sa Indonesia. Ito ang magiging kauna-unahang Filipino teleserya na lalabas sa ANTV na isa sa major TV networks sa kanilang bansa. Ayon sa ANTV, perfect ang lolong sa mga taga-Indonesia dahil sa fantasy genre nito. Ang film stand-up comedian na si Jokoy bumisita sa Bacolod City. Pero hindi lang para magbakasyon. Dumalo siya sa ribbon cutting ng Alangilan National High School. Nag-donate ang komedyante para sa pagpapasimento ng daan sa kanilang paaralan. Sinalubong naman siya ng Rondalia Group ng paaralan bilang pasasalamat. Ex
excited na ako marinig ka magsalita ng Bahasa Indonesia. Of course, dubbing lang po yun. But anyway, mga kapuso, may surprise bridal shower daw para kay Glyza de Castro para sa kanyang second wedding with David Rainey. Sinurpresa si Glyza ng kanyang celebrity friends sina Sheena Halili, Maxine Magalona at Kakay Bautista. Priceless ang reaction ni Glyza na nag-picture sa kanyang standee. May pa-change outfit pa siya na red dress. Kwento ni Glyza, titingin lang dapat siya ng condo. Hindi niya inakala na mga mahal niya sa buhay ang makikita. Thankful siya sa pagmamahal ng suporta ng mga kaibigan. Noong October 2021, ang unang kinasal si Glyza David sa Northern Ireland. This month, nakatakda sila ikasal dito sa Pilipinas. Congratulations once again! Congratulations! Glyza and David! 1,000 Pinoy nurses sa New York sa Amerika ang apektado ng strike sa 2 ospital doon. Hindi nagtrabaho ang mahigit 7,000 nurse sa Montefiore Medical Center sa Bronx. Gayun din po sa Mount Sinai Hospital na isa sa pinakamalaking hospital sa New York. Kaya paralisado ang operasyon ng 2 ospital. Hindi raw kasi nagkasundo ang management ng 2 ospital at New York State Nurses Association sa pagdadagdag ng mga nurse. Ang asosasyon ang humiling ng dagdag tauhan sa pamunuan ng 2 ospital. Nakipag-ugnayan na sa 2 ospital ang Department of Health and Human Resources para alamin kung paano maayos ang problema. Sinabi naman ng Philippine Consulate General sa New York na umaasa sila na agad na mareresolba ang issue. May mga bagong hakbang na ipatutupad ang MRT3 para maiwasan ang mga aberya. Pero kasabay po naman yan ang posibleng taasingil sa pamasahe. May unang balita live si Bam Alegre. Bam, good morning. Bunny, good morning. Bagong taon, bagong mga hakbang din para pagbutihin ang operasyon ng MRT3. Pero posible rin may bagong kaharapin din na taas pasahe ang mga pasahero nito. Para maiwasan na ang mga aberya, naglatag si MRT3 General Manager Engineer Federico Canar Jr. ng mga hakbang para pagbutihin ang operasyon ng tren. Gaya ng paglalagay ng on-site technician sa mga interlocking area sa mainline. Lagi rin mag-iinspeksyon sa mga mahalagang component tulad ng rolling stock, signaling, power supply at overhead catenary system. Pero para sa mga pasahero, hindi lang sana aberya ang tignan ng pamunuan ng MRT. Ngayon January kasi, inaasahan ng pagtaas ng pamasahe nito. Sabi ng ilan, mahirap kung sasabay pa ang taas singil sa tren sa mga mahal na rin presyo ng mga bilihin. Ang estudyanteng si Christian Darren Lasa, sakto lang ang baon niyang pera para sa kanyang lunch break at pamasahe. Mabigat daw para kay Christian oras na maipatupad ang taas pasahe. Pati na rin sa mga ordinaryo manggagawa, mabigat ang taas pasahe kahit pa maliit na halaga lang ito. Pandagdag din daw ito kahit papaano para sa pangangailangan ng pamilya. Pakinggan natin ang ilan sa mga pasaherong aking nakausap. Mahirap po kasi imbes na mapunta po sa pangkain yung allowance na pinabahan namin araw-araw, pupunta lang po sa pangload para sa beef cart pa. Mahirap talaga. Oo. Baba ng sweldo eh. Kani pasado na 7 ng umaga, may 18 bagon ang available at ang pagitan ng bawat trip ay 4 minutes and a half. Ito ang unang balita mula rito sa MRT North Avenue Station. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.